Guys, magandang araw sa ating lahat. Dito po tayo ngayon para talakayin ang mga uri ng 5 pisong barya na inahanap natin at ng mga kapatid nating mga kolektor. So, bago ko umpisa ng lahat guys, sana po huwag niyo po kalimutan i-subscribe, like, share, and click the notification bell sa baba, lalo-lalo na doon sa mga bago pa lamang na panood itong video kong ito at dito sa channel kong ito. So, ngayon guys, talakayin natin itong naunang barya na nasa ating harapan, itong 5 piso year 1996 na with mint mark. Ang frequency po nitong 1996 with mint mark ay 5% po. Ang hinahanap ng mga kapatid nating mga kolektor ay yung wala pong mint mark. Dito po yung mint mark niya. Yan po. Nasa baba po ng shoulder niya. Kung isusum natin yan po. Kita nyo naman po yung yan yung mint mark niya. Ang hinahanap ng mga kapatid natin kolektor ay yung without mint mark dahil mahirap mo hanapin yun sa ngayon. Dahil ang year 1996 no mint mark ay meron lamang 2% frequency. Ikagayin tong with mint mark ay may 5% frequency. Pero darating ang araw ay mahirap na rin itong hanapin gawa ng marami na rin mga kolektor ngayon ang nagko-collect ng mga coins at para sa isang set ng 5 piso coin series. Ngayon guys, dito naman po tayo, dumako naman po tayo dito sa year 1997. Kung 1997 no mint mark, white common coin lamang dahil napakarami po ang frequency nito. Almost 37%. At ganoon din po yung 1997 with mint mark. Ito po. 1997 with mint mark. Mayroon po itong 9%. Meaning, marami pa. So, common coins pa to. Para dun sa mga nagtatanong. Mga kapatid natin collector, hindi pa po bumibili nito. Yung 1997 with mint mark. So ngayon dumako naman po tayo dito sa year 1998. Itong hawak po nating barya itong year 1998 without mint mark. Ang hinahanap naman po ng mga kapatid nating kolektor ay yung may mint mark or with mint mark. Ang mint mark niya po ay nandito po nakalagay. Dahil ang may year 1998 5 piso coin ay yung mayroong mint mark ay meron lamang pong 2% ang frequency. Kaya mahirap na rin po itong hanapin. Ito po, yun po yung binibili ng mga kapatid nating mga kolektor na nagko-collect ng about sa mga coin na with mint mark and no mint mark. Pero ako guys, hindi pa po ako bumibili ng ganitong mga coins. Yung year 1996 no mint mark at saka year 1998 with mint mark. Pinapakita ko lang po ito sa inyo para sa karagdagang kalaman, para doon sa mga nagtatanong kung anong mga barya binibili tungkol sa 1996 at saka 1998. Kaya pinipinto ko lang po yun sa inyo. Pero may mga kapatid tayong kolektor na bumubuo ng kagaya po nito, 5 piso coin series. Abangan nyo po sila dahil naghahanap sila ng mga 5 piso coin. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang mga mahirap hanapin dito sa ngayon ay parang similar to find na ay yung year 1995 na 5 piso coin ay medyo mahirap na po hanapin to. Yan po. Yung year 1995 na 5 piso coin. Mahirap na po itong hanapin dahil meron lang po itong 7% na frequency. Tsaka yung year 1999. Yung year 1999 po. O meron po tayo dito year 1999. Yan po. Year 1999. Mga with mint mark na yan. Hanggang sa 2017. Na 5 piso coin BSP. Mahirap na rin po yan hanapin. May mga kapatid na kolektor na rin po tayong bumibili niyan. Pero kung akong tatanungin niyo po,
Hindi pa po ako bumibili ng mga ibang coins. Sasabihin ko po sa inyo ang binibili kong coins, itong 5 peso coins BSP series ay ang year 2000 lang po. Para po lang sa mga nagtatanong, yung kagaya nitong coins ay year 2000 at saka 2006, 2007 and 2008. Pero kung mayroon kayong year 2000 na 5 peso, kahit ilan lang po, kung gusto nyo ibinta, ay bibilhin ko po. Pero marami po yan, hindi po ako bumibili ng marami. May mga kapatid kaming mga kolektor o ako mga kolektor na yun po ay bumibili. I-search nyo lang po sa YouTube. Tsaka doon po sa mga nagtatanong din, tungkol naman dito sa mga 5 peso coin NGC Nunagonal, itong 2019 at saka itong 2020, hindi po ako bumibili nito. Pinapakita ko lang po ito sa inyo. Nag-collect po ako nito pero hindi po ako bumibili nito. Gawa ng marami po ako nito. At saka itong year 2020 na 20 peso coin, mayroon din po nag-alok sa akin nito, ating mga kapatid. Kung sana po kapanood nyo po itong video kong ito, hindi po ako bumibili ng year 2020 na 20 peso coin. Kung sakali 2019 may posibilidad po na bumili ako, pero itong year 2020 o kahit pa po error coin, hindi po ako namimili ng error coin. Nagko-collect po ako ng coin according dun sa mga ginagamit ko po dito sa coin frame ko na kulang pa po ako. Ngulit ko po, hindi pa ako bumibili ng 20 peso year 2020 at saka itong 5 peso year 2020. Sinabi ko naman po sa inyo kung ano lang ang binibili ko. At saka meron din nagtatanong tungkol po dito sa 1 peso posted coin. Hindi rin po ako bumibili ng year 2015. Ang binibili ko lang po kung mayroon, tsaka makikita ko po sa video na isi-send nyo, ay yung 2003 and 2013 and 2008 also. Yun lang po. Dahil yun po ang wala pa po ako. May 2003 ako. Medyo faded na yung pagka-frost niya. Pero pag nakita po ako ng kagaya nitong frost, pagka-frost niya, kagaya po nito, yun po bibilhin ko po. Pero gaya nito year 2015, hindi na po ako bumibili. So, yun guys. Sana po na liwanagan nyo na po yung mga gustong mabinta sa atin ng mga barya na kagaya yung pinakita ko, yung 5 peso, 20 peso coin. At saka dito pa nga pala guys, bumibili ako ng 10 peso NGC, yung kagaya po nito. Pero yung taon niya po, nandito yung taon niya, ay year 2017. Bumibili po ako noon. Kung halimbawa, ang bili po sa atin ng mga kapatid nating kolektor ay 50 peso lang po, up to 150. Ako pwede ko po yung bilhin kahit 200 peso po. Basta yung klaro po, yung hindi maganda pa po yung condition po ng barya. At saka, siyempre, may iba pang barya na kasama para hindi tayo lugi sa shipping. So, yun lang po guys. Sana po may nakuha kayong kalaman tungkol sa mga bariyang gustong bilhin ng mga kapatid nating kolektor. At yung mga bariyang binibili ko rin lang po. Yung ibang barya na mga common coins lamang po ay hindi po ako bumibili nun. Nakikita nyo naman po dito sa video kong ito kung anong mga bariyang wala po sa coin frame ko. Yung po ang mas priority ko po. So, hindi ko na po arabahin uli. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay maluwanag po sa inyo yung mga gusto nyong malaman. At
Guys, palagi po kayong mag-iingat, magdarasal. And salamat palagi sa mga biyayang tatanggap natin sa araw-araw. So, maraming salamat ulit, guys. Thank you sa panonood. Ingat kayong lahat and God bless.